Ang pangarap ko ng anak ko sana makatapos siya pag-aral. Maging mapayapa ang lahat at mawala na po yung mga sakuna. Wala na po sana ang mga pamilya na nagugutom. Sa isang community garden sa Payatas, Quezon City, abala ang mga babaeng ito sa pagtatanim ng gulay. Pero hindi sila mga tradisyonal na magsasaka. Sila ay mga nanay na kamakailan lang ay napasabak sa agrikultura. Ang tawag sa kanilang ginagawa, urban farming. Kasabay ng kanilang pagbungkal sa lupa ay pagtatanim ng pag-asa ng mas masaganang buhay. Ito si Zenaida Gesta, o mas kilala bilang Zenny, 54 na taong gulang. Tubong Surigao del Norte si Zenny. Nakipagsapalaran siya sa Metro Manila. Halos 3 dekada na ang nakalipas. Napadpad po kami dito sa Payatas 1995. Paglipat po namin dito noon ay sobrang hirap po kasi wala pang kuryente, wala pang tubig. Talahiban pa po dito noon. So nasubukan ko rin pong yumapak sa tambakan. Sa hirap ng buhay, iba't ibang trabaho ang pinasok ni Zenny. Mula pangangalakal ng basura hanggang pagde-networking. Ginawa ni Zenny ang lahat para punan ang pangangailangan ng pamilya. Sobrang hirap kasi, kumbaga, naghabol ako sa oras dahil nung may 4 akong anak na nag-aaral, iniisip ko yung pangbaon nila, pangmasahin nila. Hiwalay si Zenny sa kanyang asawa, kaya siya lang ang tanging sandala ng kanyang mga anak. Ano taon na siya, pinakabunso? 18 na po ang anak ko. Tuwang-tuwa siya. Kumbaga, nung na ano nga ako doon sa Valentine's yun eh. Kumbaga, hindi niya inabot sa akin yung card. Aksidente nga lang nakita ko kung ba tinago niya. Naiyak talaga ako nga. Sabi niya, Mama, super proud ako sa iyo. Kasi ginagampanan mo ng bilang nanay at saka tatay. Umiyak talaga ako. Nagbago ang buhay ni Zenny nang lumapit sa kanilang komunidad ang Agreya. Ang Agreya ay isang non-profit organization na nagsusulong ng mga programang pang-agrikultura, lalo na sa mga kababaihan. Nung sinabi po ni Father Paul sa amin na magkakaroon ng training ng urban gardening, masaya po kami kasi bukod sa mahilig po ako magtanim, madagdagan po yung kaalaman ko sa pagtatanim. Ang tinutukoy ni Zenny na pari ay si Father Paul Uwemedimo, founder ng Puso ng Ama o PNA Foundation sa Payatas. Katuwang si Father Paul ng Agreya para sa urban farming project na ito. Sa maliit na piraso ng lupang ito na pagmamay-ari ng foundation, natutong magtanim si Zenny kasama ang iba pang mga nanay. Malaking bagay ito para sa isang komunidad gaya ng Payatas na nakararanas ng kahirapan at gutom. Mula nung pagkatapos namin mag-training ng Agreya, hindi na po kami tumigil sa pagtanim. Mayroon po kaming ginawa din sa task nga kung tinatawag namin small garden. Nagtatanim po kami ng sili, sa sitaw, pipino, talong, papaya. Galing po yung dinunit din yun ng Agreya sa amin. Sa proyektong ito, nagkaroon din si Zenny ng mga bagong mga kaibigan na naging pamilya na ang kanyang turing. Naging paraan din sa kanya ang pag-aalaga ng halaman para maibsan kahit papaano ang mga problema sa buhay. Masaya po kasi nakakawala ng stress. Sobrang saya po, lalo natin hindi maiwasan na nakakaproblema ako sa bahay. May mga anak ako nga, minsan hindi nakakaintindihan. Binubuhos ko na lang yung sarili ko doon sa matanim ko. Kinakausap? Kinakausap ko na yung man ko nga. Kumbaga yung sama ng loob ko sa ano, doon ko na lang yung nansang. Ganun po ako. Nakikinig ka man sila. Kaya sabi ko, kung may marinig sa mga, nasisira na ulo ko. Ang 50 taong gulang na si Josie Reyes, na mas kilala sa palayaw na Beng,
ginagamit na rin ngayon ang kanyang mga natutuhan sa pagpapalago ng kanyang maliit na garden sa bahay. Diyan, malunggay. Hanggang sa nakita ko, lumago. Ang lalaki ng talong ng una kong harvest, tas ang lago ng mga pitsay ko. Tas dati hindi po ako marunong magawa ng kung paano po ang pataba. Hanggang sa tinuruan kami, nandoon na natuto ako, nagsangag ng lupa. Tubong mas bate si Beng. Pero dahil din sa kahirapan, hindi na siya nakatapos ng pag-aaral. Taong 1995, lumuwas siya sa Maynila para magtrabaho. Namasukan noon bilang kasambahay si Beng. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa mga kantin para may maipadalang pera sa probinsya. Ngayon, nagtitinda siya ng basahan paminsan-minsan para kumita ng ekstra. Malaking tulong ang urban farming project na ito para kay Beng bilang isang nanay. Wala pong trabaho ang mister ko. Wala pa po akong anak na nagtatrabaho. Malaking pagbabago po sa akin bilang isang nanay, bilang isang babae na hindi naman totoong magsasaka. Ang laki po ng pinagbago na ganito pala kasarap ang pakiramdam na nag-harvest na ako. Ayon sa Philippine Statistics Authority, halos 20 milyon ang nakaranas ng kahirapan noong 2021. Mas malala ito kumpara noong 2018 kung saan umabot ang bilang sa halos 18 milyon. Ang pangunahing sanhi, ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic. Para kay Beng, nakatulong ang Urban Gardening Project ng Agrea para maibsan ang kalam ng kanilang sikmura. Dahil meron na siyang sariling garden, hindi na niya kailangan bumili ng gulay. Nung pandemic po, hindi po kami sabing nagutom. Dahil po sa kasipagan namin na nagtanim, kami tulong-tulong po kami ng mga anak ko doon sa taas. Binubuhat namin yung mga lupa kaya't taas. Dadalhin po namin yung ulingan namin. Doon po ako magsangag ng lupa. Minsan, inaabotan din ni Beng ang kanyang mga kapitbahay ng kanyang ani galing sa kanyang garden. Tuwang-tuwa kasi sabi nila, ay, ang bibilin pa ba namin? Ang mahal ng sili. Lalo na noon, nag-1,000 ang sili dati, nung pandemic. Ay, tinatawanan lang namin yan, sir, kasi may tanim po kami. Kahit ngayon po mahal, kami maraming sili. Nakita ni Beng ang benepisyo ng urban farming, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi para na rin sa kanyang komunidad. Hinihikayat niya ang kanyang mga kapwa-nanay na magtanim din sa kani-kanilang bahay. Kasi kahit po sa simpleng paraan na pagtatanim, tapos isabit mo lang sa tabi, pwede na po silang mag-arbis, mapapakain lang sa pamilya nila. Ano pa, sariwa pa. Walang kimikal. Laking tuwa ni Beng sa kanyang unang ani mula sa kanyang garden. Sa wakas, nagbunga rin ang kanyang mga itinanim. Masayang-masaya po. Pinagkakalat ko dyan sa mga kapitbahay ko. Daladala ko po yung parang lagayan ko ng ganyan ng gulay. Ito na yung na-harvest ko na pinaghirapan ko ng training ng 3 buwan. Ito na, may na-ani na ako. Kilala ang Payatas bilang isa sa mga pinakamahirap na lugar sa Metro Manila. Noong kasagsaga ng pandemya, bumisita sa Payatas ang founder at CEO ng Agrea na si Cherry Atilano. So when we found out that there's hunger in this community and there's really lack of food in the middle of the pandemic, we said there's no way, you know, to say no, but just to say yes on what we can do. Nag-organisa ng feeding program ang grupo ni Cherry para sa 1,000 mga bata sa Payatas. We arrived here, all the food that we brought is like gone in 10 minutes. So makita mo talaga yung gutom. Naantig si Cherry sa kanilang sitwasyon. Biglang kumatok sa kanya ang tawag ng tungkulin. It really challenged to create something good. And it really asks you what's humanity is all about, right? This is beyond charity. Dito naisipan ng grupo ni Cherry na magsagawa ng urban farming project sa Payatas. Pero hindi ito naging madali. Dahil naging tambakan ng mga basura ang Payatas sa loob ng matagal na panahon, may tuturing ng acidic ang lupa rito. Ibig sabihin, hindi na ito mainang pagtaniman ng gulay at iba pang mga halaman. So this is our first urban farm, and then it's not easy to implement because first,
the soil is polluted, and then yung mga tao, they're not trained for urban farming. So we brought mga 30 toneladang lupa, no, from Bulacan to come here. The first gathering that we asked people to gather, we asked them about their dreams. So parang paano ka mangangarap sa gitna ng pandemya na walang-wala ka? It was so difficult, and actually it was a very good fundamental to start a farm because their pangarap is so simple. Naging inspirasyon ng mga nanay na ito ang kanilang mga pangarap para magtanim ng panibagong pag-asa sa buhay. You know, the first week, we're not teaching them how to plant seeds. We're teaching them how to plant the seed of dream and how to plant the seed of hope in the middle of the pandemic. So we asked them what kind of value system that you believe as a Filipino. And bayanihan is there. Malasakit is there. Coming from their own dream and coming from the Filipino values that they believe in. I think that's the foundation how we built the urban garden. Hindi lang mga technical skills sa pagtatanim at paggawa ng fertilizer ang itinuro ng Agrea sa mga nanay. They trained how to do zero waste and how to take care of the environment around them. So imagine, you're creating really great food producers, but at the same time, eco-warriors. We also teach them how to create their own organic fertilizer. So it's zero waste, but at the same time, zero cost, because they don't need to buy those organic fertilizers, no? They really make sure that whatever waste they have in their kitchen or in their farm, they convert it. Isa pang naging katuwang ng Agrea sa proyektong ito ang Oxfam Pilipinas, isang humanitarian at development organization na naglalayong tugunan ang problema ng kahirapan. Sa pamamagitan ng programa nitong Food Hives to Nourishing Cities, isinusulong ng Oxfam na magkaroon ng sapat na food supply ang isang komunidad. Ang food hives, ito yung mga cluster of families or community na sila mismo yung nagpuproduce ng kanilang pagkain. Umaasa ang Oxfam Pilipinas na mahikayat din ng iba na magsagawa ng kaparehong proyekto sa kanilang komunidad. We are very optimistic, no, that this pilot is scalable. This can be replicated kasi kinukuha natin yung experience ng mga urban poor communities natin kung paano nga ba nag-thrive or paano nga ba mag-produce ng safe and nutritious food. Malaki ang naging epekto ng programang ito dito sa Payatas. Ang dating simpleng tawag ng tungkulin, lumago na bilang isang misyon. We started with 40 women, and now we have around 200 women, and there are also men, fathers, or single dads joining our program. So ang pinaka-impact, I think, when you empower women, they're unstoppable. They recruit more women. At yung naging problema namin dito, paano natin i-train? Kasi dumadami na sila, they're 200. So as naman, parang sinabi namin na wow, our empowerment to them is really so impactful. Because these people, they want to share it to many. Dahil sa programang ito, nagkaroon ng panibagong direksyon ng buhay ni Nazeni, Beng, at iba pang mga nanay. Kaya ko pala nga nakapagtapos ako ng pag-aaral sa anak ko dahil sa pagsisikap ko. Tapos ito na, nakapagturo din ako sa mga kasamahan ko bilang magtatanim. Masaya. Sobrang ano sa puso ko nga. Yung natutunan ko, pinamamahagi ko sa kanila. Sana po, lagi po kayo nandyan, nakasuporta sa amin ng mga nanay na ganito hindi nakatao sa pag-aaral ng dahil lang po sa training nyo. Parang mataas na rin yung aming pinag-aralan, sir. It really moved us, no? It makes us more inspired and motivated to continue what we're doing and to support the local initiatives. Lalong-lalo na initiative of our women in the urban poor communities. Patunay ang mga kwento ni Nazeni, Beng, at iba pang mga nanay sa kasabihang, kapag may itinanim, may aanihin. Para sa kanila, hindi lang mga gulay ang kanilang naani, kundi pati na rin ang unti-unting katuparan ng kanilang mga pangarap na wala nang magugutom sa kanilang mga pamilya.